Dear Lady Love TV. Magandang araw. Narito pong muli ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Secretary Puts the Boss on Fire. Tunghayan na po natin ang 12 bahagi. Kanina pa nakahiga si Sarah pero tila nawala ang pagkalasing niya dahil hindi siya dalawi ng antok. Halos isang oras na rin ang nakalilipas nang maihatid siya ni Anton. Buti na lang at hindi lumabas ang kambal, kaya hindi nakita ng mga ito na iba ang naghatid sa kanya. Hinayaan din siya na magpahinga ng mga ito, pero hanggang ngayon ay dilat na dilat pa din ang kanyang mga mata. Tumayo siya at pumunta sa kanyang kabinet. May kinuha siyang isang box doon. Bumalik siya sa kanyang kama at pasalampak na umupo habang hawak pa din ang box. It's been long since she last opened it. Inilagay niya ang password upang mabuksan ito. It was a safety box at tanging siya lamang ang nakaalam nito. Kahit ang kambal ay hindi ito alam. Pagkabukas ay muli niyang nasilayan ng isang notebook. It's her diary. Kinuha niya ito. Binuksan niya ito at unang bumungad sa kanya ang isang litrato at isang kwintas. Kinuha niya ang mga ito. Isa itong litrato nung 7 gulang siya, kasamang isang batang lalaki. Nasa 10 gulang. Sunod niyang pinagmasdan ng kwintas. It has an infinity heart design. Ibinigay ito sa kanya. Ang sabi ng taong nagbigay nito ay isa daw itong pangakong kwintas. Kumuha siya ng ballpen at binuklat ang notebook. Hinanap niya ang bakanting pahina. Nagsimula siyang magsulat dito. Hello and goodbye, Mr. A. Alam mo bang may bago akong kaibigan? Mababait sila at masasayang kasama. Nakakatuwa sila dahil ramdam kong magiging mabuti silang kaibigan para sa akin. Alam mo rin ba na may nakilala rin ako? Magasing kulay kayo ng mata. Napakaluntian ang mga mata niya tulad ng sayo. Tapos pareho pa kayo ng paborito. Sipo egg at higit sa lahat, pareho pa kayo ng pangalan. Well, siya, nickname niya lang yon. Ako lang yata ang tumatawag sa kanya ng Mr. A sa kanya dahil mga pinsan niya ay Anton ang tawag sa kanya. Hindi niya napansin ang pagpatak ng kanyang mga luha. Nasasaktan pa rin siya sa alaala ng nakaraan. I miss you, Mr. A. Nasaan ka na ba? Akala ko ba sabi mo yung pangakong pintas ay sumisimbolo sa walang hanggang pagmamahal? Pero bakit bigla ka na lang nawala? Bigla ka na lang nang iwan. Ang dami kong tanong na hanggang ngayon ay wala pa rin kasagutan. Gusto kong isipin na ikaw siya pero malabo. Dahil napakasama ng ugali ng boss kong yon. Napatawa siya sa naisulat niya. I'm sorry, pero hindi ko na alam kung mahihintay pa kita. Kasi itong puso ko ay tuluyan ang nahulog sa kanya. Mas gusto mo naman yun, di ba? Sabi mo noon, lagi kong piliin na magpapasaya sa akin. Na huwag akong matakot. Sabi mo pa, lagi kong titigan ang positive side ng mga negatibong nangyayari sa buhay natin. Kaso, mukhang negative ako sa kanya. Kasi ang pagkakaalam niya ay isa akong tomboy. Biruin mo yon sa ganda kong to. Akitin ko na ba siya? Hahaha. You will always be part of my heart. Hinding-hindi ka mawawala dito sa puso ko. You will always be my first love and my savior. Sa ngayon, haharapin ko ang tinitibok ng puso ko. Dahil kahit anong gawin ko, hindi ko naman ito mapipigilan. Maybe, he will be my true love or my second heartbreak. Huwag naman sana, baka hindi ko na makaya. Magkapareho pa din naman kayo halos. Suminghot-singhot pa siya dahil patuloy pa din ang pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi na talaga niya napigilan. Eto na. Tuluyan na siyang magpapaalam sa unang pag-ibig niya. Kahit na napakabata pa ng puso niya noon, ay alam niyang umibig na siya. Kahit hindi niya pa alam ang tunay na ibig sabihin ng salitang pag-ibig.
Inalagaan niya yon hanggang sa araw na ito na kailangan niya na itong bitawan. Unti-unti nang bumalik ang Sarah na nakilala mo 20 years ago. Kaya humanda ang boss ko dahil paiibigin ko siya. Hindi ako papayag na ito ang second heartbreak ko. I will make sure it will be my true love. Kung nasaan ka man, sana masaya ka. Isasara ko na ang kwento nating dalawa. I love you so much, Mr. Pangit. Pumikit siya at dinama ang pagpatak ng mga luha. New chapter of her life is about to start. Kasabay ng pagsasara niya sa kanyang diary ay ang tuluyang pagsara niya sa nakaraan. Pagsapit ng Monday ay ina-expect na ni Sarah na uulanin siya ng tanong ng mga kaibigan. Buti na lang at hindi sila nagkaroon ng pagkakataon dahil isinama siya ni Anton sa lunch meeting nito. Naging maayos naman sila dahil hindi na ito bumubuga ng apoy. Formal lang sila sa trabaho. Natapos ang buong araw niya na hindi nakikita ang mga kaibigan. Tinext sa tinawagan naman siya ni Jay at Shara. Sinabi lang niya na busy siya. Pagkarating niya sa bahay ay nagtaka pa siya dahil nakita niya ang sasakyan ni Anton na nakaparada sa labas. Pagkapasok niya ay nakita niyang masaya nakikipagkwentuhan si Claire at Anton sa mga kapatid. Tumikim siya dahil mukhang hindi siya napansin ng mga ito. Ate, sabay pang wika ng kambal. Tumayo ang mga ito at sinalubong siya ng halik sa pisngi. Beshi, I miss you. Masayang bati ni Claire sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Naiilang na lang siyang yumakap din dito. I miss you too, Beshi. Akala ko tinatakasan mo na si Alfred. Biro lang niya dito. Sarah naman, walang ganyanan, baka totohanin niya. Pagsaway naman ni Alfred sa kanya. Bimitaw na siya kay Claire at humalik din kay Alfred. Takot lang, makakatakas pa ba eh, may punla na oh. Itinuro niya pa ang tiyan ni Claire. Anong masamang hangin na nagdala sa inyo rito? May dala ako mga pasalubong sa iyo galing Cebu. Saka, sabi ko nga, namiss kita. Hinila siya ni Claire sa tabi nito. Saka mag-sleepover ako dito. Marami-rami din tayong pagkwekwentuhan, Beshi. Binigyan niya ito ng nagdududang tingin. Ayos lang kay Alfred? Kararating mo lang at dito ka pa talaga makikitulog. Okay lang sa akin, Sarah. Habang hindi pa kami naiikasal at nagsasama sa isang bubong. Dahil pag nangyari yon, wala na kayong sleepover together. Singit ni Alfred na may nakakalokong ngiti. Nagpalipat-lipat tuloy ang tingin niya sa dalawa. Hindi niya gusto ang drama ng dalawa. Sige na muna, mauna na ako, Sarah. Take care of my love, okay? Humalik pa ito sa labi ni Claire bago tuluyang umalis. Grabe, Ate Claire. Sigurado ka bang ikaw yan? Baka may sumapi lang sa'yo. Eksaheradong wika ni Sunny na lumapit kay Claire at pinagmasdan pa ito. Gusto mo bang ipasipa kita sa bibi ko? Sabay irap nito. Tumatawa naman ang kambal. Tara, kain na tayo para makapagpahinga na kayo. Pagyaya ni Sam. Nang matapos silang maghapunan ay magkasama na sila ni Claire sa kanyang kwarto. Nauna itong mag-shower at nakahiga na sa kanyang kama. Feeling at home talaga. Well, nun pa man ay gawain na nila ito. Minsan siya ang nakikitulog doon sa bahay nito. Pagkatapos niyang mag-shower ay tumabi siya rito na hindi man lamang inalis ng tingin sa laptop. Kaya hinayaan niya ito. Maya-maya ay nakarinig siya ng mga boses. Pagkatingin niya ay naka-video call ito kay Shara at Jay. Beshi, halika dito. Nandito na sila. Masayang aya nito. Napahawak na lang siya sa kanyang noo. Akala niya nakaiwas na siya. Hinila siya ni Claire kaya nakita rin siya ng mga ito. Pareho rin nasa kwarto ang mga kausap. Hi, Sarah. Did you miss us? Matigas na boses ni Jay. Tila hindi nga ito malaya sa kanila kaya boses lalaki ang kumag. Iniwasan mo kami, Sarah? Pero hindi ngayon. Now, tell us. San ka dinala ni Mr. Villamor? Nag-hotel ba kayo? Nag-condom ba siya? Malaki bang alaga niya? Na... Stop! Tili niya nagpaputol sa iba pa nitong sasabihin. My gosh! Di siya ready sa mga pinagtatatanong nito. Narinig niya nagtawan ng tatlong mga baliw. Napasimango tuloy siya. Congratulations, Beshi! Hindi ka na virgin? Sabi ko masa... Tinakpan niya ang bibig ni Claire ng isang kamay at pinamulagatan ito ng mata bago inalis ang kamay niyang nakatakip sa bibig nito. Humarap siya sa dalawa pang ngiti-ngiti na tila nanalo sa loto. Umuntong hininga muna siya. Alam nyo,
Kayo ang layo-layo na nararating ng isip nyo. Hindi ko na maaarok. Saka paano kami mag-hotel? Ni hindi nga daw tumitigas ang Junior noon. Huli nang ma-realize niya ang sinabi. Kaya mas lalong lumawak ang ngiti ng tatlo. Inirapan niya ang mga ito. Naniwala ka naman sa kanya na hindi siya titigasan? Di mo ba nakita? Yung nakaumbok na tila gustong kumawala. Wika ni Jay. Napatingin tuloy siya rito. So, pati si Anton ginahasa mo na sa isip mo. Taas kilay niyang tanong rito. Tumawa naman ito. Of course not. Alam ko namang reserve yun para sa'yo. Tingnan mo nga, ibang level na kayo. First name na ang tawagan. Nang aasar na tugon ito. Pero Sarah, talaga bang walang nangyari? Grabe naman self-control ni Mr. William Moore. Nagtatakang tanong ni Shara. Hindi kaya bakla din siya? Dagdag pa nito. Napangiwi siya sa sinabi nito. Kung sa bagay, may point ito pero hindi. Imposible. Pinalo siya ni Claire sa balikat. Huwag mong pansinin ang sinabi ni Shara. Imposibleng bakla yun, no? Baka lang kasi ang alam niya ay isa kang pusong lalaki kaya ganun ang iwas nun. Pag-justify nitong turan. Oo nga, Sarah. Maaamoy ko naman ang kapwa ko kaya no worries. He's truly a man with an XL size of Junior. Impit nitong tili na tila ini-imagine ang Junior ng boss nila. Kung nasa harapan niya lang ang mga ito kanina, ay kanina pa niya itong nasabunutan sa mga pinagsasasabi. Pero hindi nga kami talo, diba? Kaya pwede ba tigilan niyo kami? Okay na, magkaibigan kami. At least nananahimik na ang mundo ko sa opisina. Awat niya sa mga gusto pang sabihin ng mga ito. Huwag kami, Sarah. Paano kayo hindi talo? May pecs ka at may tets siya. Hello? Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ni Claire. Talagang nalaso na ang utak ng kaibigan. Narinig niya ang pagtawa ng dalawa. Napalingon tuloy siya sa mga ito. So you know what, I'm not a real lesbian? Nakita niyang sabay pang tumango ang dalawa. Sabi ko na nga sa'yo, maaamoy ko ang kapwa ko. Ulit ni Jay. Well, I just find it yesterday. Wika naman ni Shara. You think they also know? Wala sa sarili niyang tanong. Si Alfred alam niya dahil tinanong niya ako ng masinsinan at syempre, hindi ko naman kaya magsinungaling sa boyfriend ko, no? Pero si Anton, I don't think he has an idea. Sabi mo nga ni hindi ka pinagtangka ang gahasain. Humagihikik pa ito sa huling sinabi. Napabuntong hininga siya. You like him, right? Tinig ni Shara. Nakayuko siya. Dapat bang aminin niya? Eh, hindi aminin mo, isa kang babae at hindi tomboy. Tapos ang usapan. Suggestion ni Jay. Hindi ganun kadali yon. May posibilidad na umiwas si Anton sa kanya. Kontra ni Claire na ikinakaangat niya ng tingin nito. Seryoso ang mukha nito. If you want him to fall for you, you must be near to him. Pwede naman siyang ma-fall kahit ang pagkakaalam niya ay isa kang lesbian. Hayaan natin mismo na siya ang gumawa ng paraan. Hindi malabanan ang mararamdaman niya sa'yo. It's a take a freeze method. Mahaba nitong pahayag. How? Naguguluhang tanong niya. Seryoso pa din itong tumingin sa kanya. Sa atin lang ito, okay? Naikwento ni Alfred sa akin. Tumango naman siya dito at nakita niya na rin kay Jay at Shara na tumango sila. 1 year ago, he had a girlfriend. Halos 3 taon na sila at akala nga ng pamilya nila ay sakasala na tuloy nila. Until one day, they heard that they broke up at umalis ang babae patungo Amerika. Maraming haka-haka sa paghihiwalay nila. Pero sa pamilya ni Anton at Alfred, alam nila ang totoo. Anton is the one who broke up with her. Gusto na kasing magpakasal nung girl pero tumanggi si Anton. Ang sabi daw nito, eh hindi pa raw siya ready to settle down. Napasinghap silang tatlo sa sinabi nito. Kung nagawa nitong itapon ng halos 3 taong relasyon, anong laban niya sa 1 buwan pa lang? Nabalitaan ko ngayon. Kumalat din kaya ang balitang baka nga bakla si Mr. William Moore, pero kalauna na wala din yon. Wika ni Jay. Bakit hindi pa siya handa? 3 taon ay hindi nabiro. Ano yun? Naglaro lang siya sa loob ng 3 taon? Kawawa naman yung girl. May pagkadismaya sa boses niya. Oo, totoong naaawa siya para sa babae. Everyone has its own reason. Sa ngayon, isa lang ang rason ni Anton. Hindi niya buong maibibigay ang sarili hanggang hindi niya nahahanap ang nakaraan niya. Kaya umiiwas rin itong magmahal.
Siguro dahil ayaw niyang masaktan ang kung sino man ang mamahalin niya. Dahil para sa kanya, hindi niya maibibigay ang buo ang sarili niya. Pagpapatuloy ni Claire. Nakakunot noon niyang tiningnan ito. Nagtatanong ang mga mata. Mukhang nakuha nito ang gusto niyang malaman. Hindi ko alam ang buong kwento dahil hindi rin naman sinabi ni Alfred. Private na daw kasi para sa kanila ang bagay na yon. Ang pagkakaalam ko lang ay may nakaraan siyang nawawala. Hindi ko eksaktong alam kung ilang taon o kung anong partikular na alaala ang nawawala sa kanya. Malungkot nitong kwento. Siya man ay natigilan. Kaya ba ito laging mainit ang ulo? Kaya ba naging ganun kasama ang ugali nito? You mean amnesia? Ibabalik naman yun, di ba? Pagkumpirma ni Shara. Nakita niya nagkibit balikat ito. Tulad nga na sinabi ko, wala na akong ibang alam. Bumaling ito sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. If you think you have fallen for him, then you must learn how to deal with him. You're a strong woman, and I saw what his effect on you. Tingnan mo ang sarili mo. Bumabalik ka na sa tunay na mundo. Help each other to overcome both of your past. Maybe you are destined to be in each other's hand. Nakangiti nitong wika. Aakitin ko na ba siya? Biro niya sa mga ito dahil masyado nang seryoso ang aura ng paligid. Hi, bet ko yan, girl. Sang-ayon ni Jay. Gaga. Huwag mong ipahalata masyado. Make it slowly but surely. Nangingiti naman sa ad ni Shara. Oh, siya, sige na. Matutulog na kami. Kayo talaga? Nakichismis lang kayo sa amin. Pagpapaalam ni Claire sa mga ito. Goodbye. Sabay pang paalam ng dalawa. In-off na nito ang laptop. Kinuha niya dito at siya na ang nagtabi. Magkasabay silang humiga. Pareho silang nakatingin sa puting kisame. Masaya na ako na lumalabas ka na sa nakaraan mo. Pinapapasok mo sila sa buhay mo. Tapos ngayon, pati sa puso mo, nabuksan na rin. Handa ka bang makipagsapalaran? Basag ni Claire sa katahimikan. To tell you honestly, Beshi. Handa ako. Kagabi ay tuluyan ako nagpaalam sa nakaraan. Handa ako makipagsapalaran para sa kaligayahan ko. Handa rin akong masaktan kung sakaling hindi talaga pwede. Desidido niyang pahayag. Yes, she's ready to take the risk. Sa mga nalaman niya tungkol dito, ay mas lalo niyang gustuhing paibigin ito. Wala naman sa tagal ng panahon ang laban, hindi ba? Sisiguraduhin niyang kahit maikling panahon pa lamang sila, ay magkakakilala at magkakaibigan sila. Matitikman ito ang dax nitong junior. Natawa siya sa huling naisip. Naramdaman niya ang pagsiko ni Claire. Iba na yata ang nasa isip mo. Huwag mo sabihin ginagahasa mo na yung tao sa isip mo. Remember, slowly but surely. Atat ka na yatang makatikim ng extra jumbo hotdog. I swear. Kawawa ang puday mo. Nang aasar nitong wika. Niyakap niya ito. Matulog na tayo, Beshi. At bukas ay mag-uumpisa na ang panliligaw ko. Hindi mapalagay si Sarah. Kasalukuyan siyang nakasakay sa kotse ni Alfred. Sinundo kasi nito si Claire at sinabay na rin siya dahil hindi siya pwedeng magmotor. At bakit? Dahil ang bruhan niyang Beshi ay sigurado siyang sinadyang sirain ang zipper ng pants niya. Kaya ngayon ay wala siyang choice kung hindi suotin ang skirt. You look good in that uniform, Sarah. Narinig niya komento ni Alfred. I told you, love, she's beautiful. Nakangiti pang pag-sang-ayon ni Claire. Gusto ko tuloy makita ang magiging reaksyon ni Anton. Napalingon siya tuloy dito. Nakita niya ang nakakaloko nitong ngiti. Alam mo, Alfred, parang binubugaw mo na yung pinsan mo ah. Alam niya ba yung mga pinaggagawa mo? Idadamay niyo pa ang inosente kong puso. Sambit niya rito. Narinig naman niyang tumawa si Claire. Inosente? Oh, come on, Beshi. Huwag ako, pwede. Ang pagkakaalam ko, sobrang na-damage na yan at kailangan ng repair. Pati yung matres mo, pakinabangan mo, sayang ang lahi. Napaubo siya sa huling sinabi ni Claire. Baliw talaga pati matres niyang nananahimik ay idinadamay. We're here. Take care, Sarah. Paalam ni Alfred at doon na lang niya napansin na nakahinto na sila sa harap ng kanilang kumpanya. Thank you. Ingat kayo ha. Balitaan mo ako sa check-up mo, Beshi. Sana naman huwag mahawa ang anak mo sa inyong dalawa. Natawa naman ang mga ito. Humalik siya kay Sarah bago bumaba. Hinintay niya munang umalis sa mga ito bago siya naglakad papasok sa loob ng building. Ilang beses din siyang huminga ng malalim.
Sanay naman siyang magsuot ng skirt pero tila ngayon ay naiilang siya. Siguro dahil iba ang pagkakakilala ng mga tao sa kanya. Bahala na, wala naman siyang pakialam. Nang makarating siya sa may entrance ay nakita niyang pinasadahan siya ng tingin ni Manong Guard. Napangiti tuloy siya at ipinakita lang ang ID. Naging malapit na rin naman siya sa mga ito. Halos 10 taon na pala itong naninilbihan sa mga Villamore. Kuya Manuel, ako lang po ito. Nakatingin kayo parang ibang tao ah. Biro niya rito. Ikaw ba yan, Neng? Napakaganda mo pala pag ganyan ang suot mo. Ayoko nang maniwala na babae din ang gusto mo. Bahagya pa itong natawa. Lalo siyang napangiti dahil sa sinabi nito. Malinaw talaga kung anong pagkatao meron siya sa paningin ng mga to. Sige na po, mauna na po ako. Umiti siya sa kanya na sinuklian din niya bago siya nagpatuloy maglakad. Eto na naman tayo. Kita niya nagtataka o pagkagulat na mababaka sa mukha ng iilang empleyadong naroroon na. Deadma lang siyang nagpatuloy sa paglalakad. Buti na lang wala pang masyadong tao. Mag-isa rin siya sa elevator. Himala nga wala pa rin si Jay at Ray. Naabutan ng traffic si Anton. Mukhang may aksidente nangyari kaya naipit siya sa traffic. Almost 8 AM na. Okay lang naman na malate siya dahil siya ang boss. Pero never niyang inaabuso ang posisyon niya. Habang naghihintay lumawag ang traffic, ay sumagi sa isip niya sinabi ni Calvin kagabi. Dumalaw kasi ito at si Alfred sa mansyon nila. Sabi nito na gusto nito si Sarah. Hindi niya alam kung bakit naiinis siya. Ano naman ngayon kung gusto niya? Eh hindi naman lalaki ang type nito kung hindi babae rin. Sinabi pa nito na ito daw ang bahalang paamuin nito. Ayaw niyang isipin na ginagawa nito yon dahil sa deal ng lolo nila. Nang maalala ang deal ng lolo niya, ay may ideyang pumasok sa isip niya. Wala naman sigurong masama. After all, yate ang kapalit nun. Ang kailangan niya lang ay gawing babae ito. Napangisi siya sa ideyang naglalaro sa isip niya. Lalo na nang muling lumitaw sa isip niya ang imahe nito nung nasa club sila. Her round and big boobs, her slim and perfect curve, her white and soft skin. She also has a round perfect butt. Oh my God, mahina siyang napamura sa sarili na mag-react ang kanyang junior. Naninikip ang kanyang pantalon. Imagination pa lang yon ay grabe na ang epekto sa kanya nang walang ibang babae na nagkaparamdam sa kanya noon. Napabuntong hininga siya. Ano ba dapat niyang gawin? Nagtatalo ang isip at puso niya. Hindi naman siya ganun kasama para paglaruan ito. Malalakas na busina nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Maayos na ang daloy ng daan at siya ay nakahinto pa rin. Napapailing na lang siya na pinaandar ang sasakyan. May naririnig na tumikim si Sarah kaya napaangat ang ulo niya mula sa monitor. Nakita niyang seryosong nakatingin sa kanya si Anton. Hindi niya namalayan ang pagdating nito. Masyado kasi siyang na-focus sa ginagawa. Mabilis siyang tumayo at binati ito. Good morning, Mr. Villamore. Nakayuho niyang bati rito. Nang hindi ito sumagot, ay nagangat siya ng tingin at nakita niyang magkasalubong ang mga kilay nito habang nakatingin sa kanya. Ay, mali. Nakatingin sa kanyang mga hita. Eyes up, Mr. Villamore. Biro niya rito pero nanginginig na ang kanyang mga tuho dahil sa ibinibigay nitong tingin. Umangat naman ang tingin nito pero nanatiling magkasalubong ang kilay. What are you wearing? Mahina pero may diin itong tanong. Mukhang wala sa mood ang boss niya at bumubuga na naman ito ng apoy. A uniform. Walang gana niyang sagot. Mas lalong nagsalubong ang kilay nito. Where is your other uniform? Muli nitong tanong. Nasira ang zipper. Tapos hindi pa dumarating yung order. Ang sabi wala pang available. Teka nga lang, Mr. Villamore. Ano bang problema sa suot ko? Di ba nga, ito daw ang proper uniform? Eh bakit parang may mali? Nakita niyang natigilan ito. Bring my coffee. Utos nito bago siya nilampasan. Pumabalik talaga ang pagiging dragon. Likas na siguro talaga sa pagkatao nun. Mahina niyang bulong sa sarili. Tinimplahan na lang niya ito ng kape at hinatidan sa opisina nito. Naabutan niya itong seryosong nakatingin sa laptop. May kailangan pa ba kayo, Mr. Villamore? Tanong niya rito pagkalapag ng kape. I will inform the HR to order your other uniform. Wika nito imbes na sagutin ang tanong niya. You don't need. Kung wala pang available, I can wear this. Sanay naman ako.
Nagangat ito ng tingin at diretso sa kanya. Sanay, gusto mo ba talagang mabastos, Mr. Salvador? Look at yourself. Halos kita na ang pagkababae mo. Wika nito at iniiwas ang tingin sa kanya. I can handle myself, Mr. Villamore. Last time I checked, I'm wearing this kind of uniform in my previous work. So it's normal. But if you insist ordering me the other one, no problem. Kung wala na po kayong iuutos, lalabas na po ako. Marami pa po kasi akong gagawin. Seryoso niyang pahayag rito. Naiinis kasi siya nang hindi niya alam ang dahilan. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Sarah, don't get mad. Mahinahon itong wika. Napatingin siya dito dahil tinawag siya nito sa first name niya. Just make sure that no one will take advantage of you. Kapag merong nambasto sa'yo, sa mga kasamahan mo, tell me and I will fire them, okay? Napatango na lamang siya. Hindi niya kasi makuhang ugali nito. Galit, tapos biglang ayos na. May saltik din yata to. Paano nga kaya uumpisahan ni Sarah ang pagkuha sa puso at atensyon ng kanyang boss na si Anton? Ano nga ba ang bahagi ni Anton sa kanyang nakaraan? At sino si Sarah sa nakaraan ni Anton? Yan ang patuloy nating aabangan sa mas tumitindi pang pangyayari sa ating kwento. Abangan po muli natin bukas sa ganito ring oras. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.